Ikaw ay nagtatrabaho sa isang security agency. Yes po. At ikaw ay team leader sa isang armored vehicle. Opo. Okay. Para sa kaalaman lang ng ating mga netizens, ang mga armored vehicle, Shari, yan yung mga nagdadala, kumukuha ng mga i-deposito sa bangko galing sa mga malalaking mga kliyente. Opo. Tama ako? Yes po. Okay. So, bilang hindi ka driver ha, hindi ikaw yung driver, ikaw yung team leader. Yan yung mga sumasakay. Kasama sila doon, okay, sa security. Pero ang aksidente, ano nangyari? Malauna po nung mayigit po nung hapon, bago po kasi driver ko, nakabangga po kami sa San Ildefonso, Bulacan po. Okay. Ngayon po, as a team leader po, ako lang po yung humarap sa mga police. Na ipag-ayos po. No? Ngayon po, ipagbalik po namin ng base, okay na po. Nag-chat po ngayon sa akin yung coordinator po namin na kailangan daw po namin bumalik ng San Ildefonso Police Station. Para sunduin? Opo. Para, tsaka para po settle po kung paano po isi-settle nung driver ko at tsaka po yung nabangga. Okay. So itong lahat ng ito, yung gagawin mo, yung utos sa'yo, ay kasama pa rin sa trabaho mo bilang team leader. Kasi syempre, hindi naman ito basta lang na magkukuha ka ng pera, ihahatid mo, hindi nagtatapos dyan. Bilang team leader, ikaw rin ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tao na kasama mo at yung sasakyan, yung buong operations. Ang sinasabi ko, Shari, ini-establish ko lang kasi na it is still in the line of duty. Tama po. Okay? Ngayon, ano nangyari sa'yo nung bumalik ka? Ano nang sakay ninyo? Yung pauwi na po kami, yun po. Di, bali po na ulan po ako namali kasi na-aksidente po kami, nalubak po kami sa malalim na kalsada po. So self-accident ito? Kumbaga, maulan ba o hindi? Hindi ano naman po, alam po, paggabi na po yun. Paggabi na, na-aksidente kayo, nawalan ka ng malay, sunod na nalaman mo ay nandun nasa ka na sa na po ako. Ospital. Opo. At ganito na ang nangyari. Opo. Ma'am Rachel? Yes po? Si JR po ay nagpunta dito sa Wanted sa radyo. As a matter of fact, ay lumabas sila ng ospital kasi nag-aalala sila sa lumulobo na bayarin. Kayo po ba ay nakipag-coordinate na at may naibigay na ba kayong tulong o kahit pag-aayos doon sa ospital kung saan siya unang nadala? Ma'am Rachel? Yung maitutulong lang po namin sa kanya, yung ano, yung mga benefits po. Yung mga alin? At saka ano po, hindi po sa work-related. Paano hindi naging work-related, inutusan ninyo siya na sunduin yung kanyang ka-team? Sumama lang po siya, hindi po siya yung dapat nandoon. Merong screenshot na siya mismo ang tumanggap ng utos. So hindi ninyo pwedeng i-deny. Bali po si Sir AJ po, yung coordinator po ng Bulacan po, siya po ang nagsabi sa akin na samahan ko po yung driver kasi po bago. Bago daw sa Bulacan. Tapos pati po yung pinaka parang head guard po namin sa ano, samahan ko din daw po. Tapos pati po yung driver, kailangan daw po, ako daw po ang sumama. Kasi po ako po yung nakipag-usap sa police station. Sir Rodel, okay. Ano po ang nangyari po dito? Actually po ma'am, nag-email na po yung si AJ, kilala niyo naman. Nag-email na po rito for financial assistance dito po sa nangyari sa kanya. Dahil nandyan po ako yan eh, na naiwan po ako nung nangyari po yan. Nung umuwi sila, ikirinto ko muna po ano. Bali, nandun ako sa kwan, sa police station. Dumating po yan si kwan, si tsaka si Somera para, ang tawag ito, yung makipag-settle po doon sa third party. Kasi may nag, ang sabi nila sa akin, ang sabi ni Somera, nung driver, may nagtumawag daw sa kanila na pumunta sa police station para makipag-settle. Pero nandun na po ako sa police station. No, pagkatapos po noon, so, nagpintuhan ng unti, maya-maya, nagpintuhan kami nila lisensyo, maya-maya po, umuwi na sila. Ako naman po ay nagpunta na po ako para kunin yung pera na pambayad dun sa third party. JR, sino nag-utos sa'yo? Sino itong Eman? EJ po. Yan po yung driver, yung kasama po yung driver. Yung Sir EJ po, siya po yung coordinator po namin sa Bulacan. Okay, sino si EJ? Siya ang nagsabi, samahan mo na, bago lang yan dito sa Bulacan. Yun po yung coordinator po. Siya po nagde-deploy ng tao. Nagde-deploy. Okay, Rodel, coordinator apa. Ninyo si EJ De La Cruz. So dito, klarong-klaro na si EJ na coordinator ay may utos at 5:29 in the afternoon. Samahan mo na, bago lang yan dito sa Bulacan.
Sir, hindi niyo pwedeng sabihin na hindi in the line of duty. At saka kahit na nandoon pa kayo. Klarong-klaro po eh. Ma'am, miscommunication po. Hindi ko po sinasabing naka-consya. Hindi po ako yung nagsabi. Oo, si Richelle, na HR ninyo. Dapat inaalam muna niya lahat ng pangyayari bago siya magsalita. Kasi kita niyo na nga, hindi na nga magkanda o gaga dito sa itsura nitong si JR eh. Umalis, lumabas ng ospital. Ako nga yung ninenervyos eh. Kasi sabi ko, bilisan natin to para madala na ng ospital. Niwala man lang mga bandage, gasa yung sugat. Sus Mariosep. Tapos bumiyahi lang po kami. Bumiyahi dito. Sila. Kasi puro utang na din po kami. Kasi magkano na ang umabot doon sa ospital? 51,000 po, tapos 4,000 lang inalas sa PhilHealth. 4,000 ang nalas sa PhilHealth? PhilHealth po. Tapos, paano kayo nakalabas? Nag-promissory note kayo? Hindi po, ayaw po nila kami payagan. So, nagbayad kayo ng 50,000? Yes po, utang po. 47,000 po, utang-utang po kami. Mga nag-donate po. Iba po, donate po. Mary Joseph. Napakalaking kumpanya ng Gallantry Security Agency. Lalo na kung nakakakuha kayo ng kontrata as an armored vehicle. Sigurado ako dyan. Hindi kayo pipitsugin. Hindi ko alam kung bakit pipitsugin ang tingin ninyo sa tao ninyo na naaksidente. Gregorio Rodel, Operations Manager. Ano ang maitutulong natin? Ma'am, miscommunication po lang niya, ma'am. Tutulungan po namin yan. Actually, ma'am, kung may ay magsalita, tinatawagan ko nga po yan, pinausap ko pa siya. Hindi ko lang siya mapuntahan noon dahil ina-assist yung third party. Pagkatapos, pinaayos ko na nga po yan yung mga SS niya at lahat yung kailangan niya. Actually, ma'am, nag-request na po ako ng financial assistant sa agency. Meron po akong email. Nag-email po ako sa kanila, sa SR, at sa finance namin, financial assistant. Kasi po... Alam niyo, tagal ng email eh. Dapat tawag yan. Punta, diretso. Buhay ho ito eh. Buhay, oh. Diyos ko, buwis buhay. Yung chinat lang po sa amin nung ni Sir EJ, neto lang po, sabi daw po, i-withdraw. So, gumawa daw po siya ng sulat. Promissory note po na i-withdraw niya, po yung cash band po niya. At iba po yung cash band po. Yung cash band, walang kinalaman sa aksidente yun. Ayun po, yun lang po ang i-withdraw na, parang yun lang po ang magiging tulong. Colonel Bodanio. Yes, ma'am. Ng Sosya. Naku, eto. Ililipat ko na po sa inyo yung sakit ng ulo. Ano po ba? Hindi po ba napakamaling-mali naman itong kaganapan na ito? Nakikita niyo ho yung itsura. Humarap ka sa kaliwa, sa kanan. Sunog yung dito sa kamay. Dito pa sa may hita. Meron may pa. May bali po siyang mga buto po. Kaya kailangan niya po bumalik ng AENT po. Eh, yun na nga, ngayon pa lang, kami na nga ang mag-aayos. Ito, inaayos na ni Shari, pinapaayos na ni Senator na mabalik kayo sa ospital kasi hindi kayo dapat na nandito. Yes, wala po, wala po kami. Pera po. Pera yun na nga. Itong Gallantry Security Agency, ay maling-mali po ang kanilang ginawa dito sa kanilang empleyado o kaya kanilang dineploy na security guard, no? Kasi in the first place, ang trabaho ng security guard is i-secure niya ang kanyang principal, ang kanilang kliyente, ang kanyang buhay at ang kanyang property o establishment. Hanggang doon lang po ang kanyang trabaho bukod pa doon sa pagsisita, pagsi-search ng mga customers nila o kaya customary personnel na pumapasok sa establishment o ng principal. No, hanggang doon lang po, hindi pwedeng utusan ng personal na utos dito sa kanilang empleyado o kanilang mga guards kasi bukod dun sa duty detail order nila, nakalagay dun yung specific lang na deployment ng kanilang guard. And dito sa insidente, ay nilabag nila ang kautusan o guidelines dun sa duty detail order na naihatang dito sa security guard. Itong pag-uutos na kumuha ng pera, it's hindi na trabaho ng security guard dyan. At ayon dito sa ating batas ng the Private Security Services Industry Act, ay labag po sa security operator ang kanilang ginagawa. At napapalob ito sa code of ethics nila na ang kaparusahan ay grave offense po ito. Naku. At maling-mali po ang kanilang ginawa. Kaya hantong po ito ng suspension ng kanilang license to operate
kung may kaukulang reklamo yung biktima po. Ayun, mas malala pa pala eh. Mas malala pa pala ang naging sitwasyon nito eh. Dahil yes, outside, pero inutusan. Mm-hmm. Merong klaro yes. na eh syempre, kung superior mo yung nag-uutos sa'yo, alangan hindi mo sundin. Baka bukas yes, makalawa, ma'am. Wala ka ng trabaho, di ba? So ang ibig sabihin nito, eh mismo ang security agency ang nagbabiolate ng kanilang code of ethics na dapat nilang nasinumpahan nila at dapat nilang sundin at gagawin. Colonel Badanyo, ang uunahin po muna namin siguro is yung kapakanan, yung physical muna niya na yung health, ano, yung sa injuries yes, niya, ma'am. Ibabalik po namin siya sa ospital. Yes, ma'am. At bukod sa para sa kaalaman ng security agency, dapat itong mga guards nila, deployed guards nila, at pag naka-encounter na ganitong sitwasyon, magde-designate, may automatic kaagad na survivor officer na kung saan siya ang tututok sa kalagayan ng kanilang security guard na biktima. Ganun dapat yun. Anong tawag po ulit? Survivor officer? Parang designated survivor officer nila. Ito yung representante ng security agency, in this case, yung Gallantry Security Agency, na nakatutok lagi, nakamonitor dito sa sitwasyon ng kanilang guard. Okay. Colonel, bukod doon sa kanilang mga makukuha SSS, ang mga security guards po ba is required po ba ang agency na kuhanan sila ng accident insurance or some kind of life insurance? Dito sa ating Republic of Kalimantan, wala po yung ganong mandato na i-require ang kanilang security guards na magkaroon ng insurance about accidents, life insurance. Option na po ng security guard yun. Kaya tama, Shari, si Senator Idol Rafi, kasi magpapatawag siya talaga ng hearing tungkol dito dahil gusto niya na isama ito bilang benepisyo. Hindi man dapat benepisyo ito eh. Requirement kasi buhay nga ang ng mga security guard. Pukod tangi ang kanilang mga responsibilidad eh. Di ba? Kakaiba. Ma'am Cecilia, ano po bang ma-expect natin na tulong o makukuha ni JR dito sa naging insidenteng ito? O accident? Attorney Aina. Yes, ma'am. Oo. Para kay JR, kasi member siya ng SSS, automatically member na rin siya ng Employees Compensation Program. So, i-evaluate. Ang kasi ito sa atin after the fact sana po yung nag-file siya ng SSS claim, na i-file na po ba ito? Wala pa, ma'am. Ngayon, pwede na natin siyang i-guide. Okay. Kasi ang magpa-file po ito, ang kanyang employer. Yun. So, kasama na po yung sa Gallantry Security Agency and Investigation Agency, magpa-file po yung HR nila ng SSS claim at the same time Employees Compensation claim. So, dalawang benefit po ang marireceive niya. Okay. Oo. So, aside from sa kanyang temporary total disability benefit, kasi titingnan nila ano bang dapat na ibibigay, sickness lang ba o permanent partial. Narinig ko kanina may mga bali pa daw siyang sa buto. Ano po? Yes, actually, yung kamay niya, yung mukha niya, sige, harap ka sa kabilang side. Yan. Nung na-CT scan, may fractures po. Opo. Pag na-evaluate po ng SSS, dapat entitled siya sa Permanent Partial Disability Benefit, meron po siyang cash assistance sa Employees Compensation Program na 10,000 pesos. Okay. Meron siyang, pwede siyang mag-undergo ng skills training na 20,000 pesos. Okay. So, ang kanya pong may reimbursement din si JR. Okay. So, 30-60%. Pero ito lahat, attorney, ito after the fact ito ha. Yes, so, yes po. Ibig sabihin, less na yung kanyang PhilHealth. Apo. Sunod, yung kanyang out-of-pocket expenses, pwede niya ma-reimburse ito sa Employees Compensation Program. Usually po, ang nare-reimburse ng programa ay 30-60%. Sige po. So, ipapile po ito lahat sa SSS. Okay. So, meron kayong makukuha. Pero hindi lang yun ang makukuha ninyo. Ha? Hindi makatarungan na ang Gallantry Security Agency ay hindi man lang magpauna. Kasi kayo nga ang nagbayad nun eh.
So, Attorney Aina, ma'am, pwede pa siyang mag-undergo ng rehabilitation? Kailangan pa ng may physical therapy yes. or kailangan niya ng prosthesis? Pwede lahat yan sa Employees Compensation Program. Okay. So, ayan, mismong si Ma'am Cecilia Molyon ang na nakakasiguro tayo na hindi kayo, ano ba tawag natin? Hindi tabla. Hindi tabla ito, ha? At of course, ang tulong ni Senator Rafi Apo. Din ay maaasahan ninyo. Apo. Pero syempre po, sir, kaya naman namin magbigay ng tulong, especially sa medical niyo po. Pero ayaw po naming isipin na maliligtas ito pong agency po ninyo. Sir Gregorio Rodel? Yes, sir. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, narinig nyo naman po sila Colonel Bodanio and sila Ma'am Maulion. Ano po ang maitutulong nyo, sir? Willing po kaming kumulong. Actually, nandito po yung HR namin. Ibibigay ko po sa HR namin. At willing kaming kumulong sa kalagayan ni Inocencio. Siguro ang unang-una natin is isoli natin sa kanila. Ibigay natin yung nautang nila, mahigit 50,000 pesos, 51,000. Yes, ganito po, ma'am. Yes po, ma'am. Ibibigay ko po sa HR namin para siya po ang magkukan. At willing po kami tumulong kung ano man po yung kailangan ni Inocencio. Okay, sasamahan po namin sila sa opisina ninyo. Kahit siguro si Mrs. Pero kasi gusto ko muna, hindi ko alam kung ano ba yung after na lang po nito, sir, i-coordinate po natin yung pagbalik niyo po sa ospital. Kasi napag-usapan din po namin yung pagdating pa namin po dito, babalik po talaga po ako ng ospital. Gusto niya lang po talaga personal na siya yung mag-ano po. Apo, okay. And then yung sa mga gamutan. Si HR. Rochelle? Yes po? Oo. So ano ba ang maaasahan na tulong? Ni... Ika-complain na po namin ng lahat ng kailangan. Bayaran natin? SSSP head po. Hindi lang SSSP head? Sa mga financial assistance po. Oo. Yung 51,000 na nautang nila para mabayaran yung ospital, isoli nyo na kaagad. Kasi baka mamaya mag-interest pa yung mga pinautang, yes. mga nagpautang sa kanila. May mga resibo naman eh. Klaro naman. Kompleto naman yung resibo. Di ba? O tapos kahit man lang konting pabuya na mga pagkain, ilang araw kayo sa ospital, pamasahe, walang naiwan sa mga... May anak kayo? Tatlo po. Sige po, pag-uusapan po ng management. Ay hindi pag-uusapan ng management, gagawin ninyo! Ibibigay ko po kayo sa HR ma'am para malinaw at kami na lang nung HR ang kausap niyo para hindi naman kawawa yung guard natin ma'am. Oo! At naiintindihan natin ang kalagayan niyan ma'am. At yung fully support po tayo dyan. At nagpapasalamat po ko sa... tawag ito, pagbibigay nyo ng pansin sa amin sa kalagayan na yan po. Oo. At, kaya, kinala po ako ni Inocencio. Alam ko ni Inocencio yan. Opo. Thank you po, alam sir. Po maayos si... Alam po, mabait po si Sir Rodel. Okay, mabait si Sir Rodel. Sarap pong kausap si Rodel. Alam po yan po, hindi niya okay. po kan, kasi kaya ko pong patunayan yung sinasabi ko. Alam mo nila po. Nasaan po ba ang office ninyo at pasasamahan po namin? Yes ma'am, kung gusto nyo, ipasusundo ko pa ma'am. Maraming salamat po, sir. Alam niya yan, ma'am, dahil ako ang kanyang kamamata, hindi natin ito tolerate yung mga ganitong karma. Nga ba eh. Mag-uusap kami ng management. Nandito nga po, kararating okay. ng HR namin. Nasaan ang opisina po ninyo? Nasaan ang Gallantry Security Agency? Sa kampo, 888 MCB Building, Corner Banawi, Del Monte. Ah, nasa Banawi lang pala. Okay. Papa, nasa Banawi lang po. Sir Gregorio, ganito na lang po. Since kayo din naman po ang nagsabi, no? Pasundo nyo na lang din po si sir dito po sa TV5. Antayin po namin kayo before ngayon po? Ngayon na po ngayon siguro, na. Sir. Tapos kayo na po maghatid sa ospital. Coordinate nyo na po sa ospital kung ano pa po yung mga dapat gawin kay Sir Gregorio para at least alam nyo po. Yes. Maiparating nyo din po sa head kung ano po yung gagastasin, ano po yung gagawin kay Sir Mario. Antayin po namin kayo dito po sa TV5, sir. Sige po, tawag to, kausap nyo lang po yung HR namin para malinawan niya rin po. Ito po yung HR namin. JR, anong masasabi mo? Parang mahirap yata magsalita, pero sige, magsalita. Maraming salamat po kay Colonel po, Sosa po, kay sa inyo po ma'am, kay Senator Rafi Tulpio, sa inyo po attorney, maraming salamat po. At kay Sir Rodel po, salamat po sa gagawin nyo pong tulong sa akin. Salamat po, magandang hapon. Kuya, okay,
Kuya Mario, ngayon po kasama po natin yung mga representative po ng Gallantry para po personal pong iabot sa inyo ang financial na tulong po para po dyan sa aksidenteng kung saan po kayo na-involve. Ano po? Thank you po. Cheque po is yung for medical assistance dun sa payment po, dun sa tulong po, dun sa mga expenses na ginastos po ninyo sa ospital. Dated na po siya as January 22, so i-encash lang po ito sa banko. No po, ma'am? Ito po, iabot po namin sa inyo. No po? So, in the name po siya ni Sir Mario Tria Innocencia Jr. No po? Ito pong 5,000, Sir Ma'am, Sir Mario, ito po is cash assistance po galing sa kumpanya. No po, ito po ikawang gawa po ng kumpanya po pandagdag tulong po sa inyo. Doon sa medical expenses po na nakacheque, pati yung cash assistance na 5,000. On process po ngayon yung sa PhilHealth po ninyo, pati yung sa SSS, pati sa employees compensation benefits po na pwedeng magamit po ninyo doon sa mga future expenses po ninyo. HR po, ako na po yung makikipag-personally coordinate sa inyo kung ano po yung mga kailangan nyo pa po with our assistance. We are willing naman po talaga to help naman po. According to the HROM and the Attorney Reyes, once na si Sir Mario ay maging okay na at siya ay fit to work na again, nandyan pa rin po ang Gallantry na pwede niyang balikan para sa trabaho. Salamat naman po. Continuous lang po yung employer-employee relationship natin. Wala po kami. So, upon recovery nyo, sir, basta malakas na kayo, kapag okay na kayo, balik lang kayo sa Gallantry and welcome po kayong magtrabaho ulit po doon. So, yung future employment po ninyo, huwag nyo na pong problemahin mo muna. Opo, salamat. Hintayin ka po namin sa Gallantry po. Thank you po, Idol Rappi. Salamat po. Bye-bye po.